Magandang buhay! Kamusta mga bata? Ako si Teacher Sally. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay isang pabula. Alam mo ba kung ano ang pabula? Ito ay isang uri ng maikling kwento na kung saan ang pangunahing tauhan ay mga hayop. Kalimitang nilalakipan na magagandang katangian ng isang tao ang mga ito upang magturo ng mabubuting aral sa mga mambabasa. Handa ka na ba? Simulan na natin! Ang aso at ang leon. Isang araw, naligaw ang isang matandang aso habang hinahabol ang kuneho. Maya-maya ay napansin niya buhat sa malayo ang isang leon na tumatakbo papalapit sa kanya na may tinging nagugutom. Palagay ko ilalapain ako ng nilalang na ito, sabi ng aso sa sarili. Nakakita ang matandang aso ng mga buto na kakalat malapit sa kanya. Umay siya na animoy kakainin ng mga ito na nakatalikod sa paparating na leon. Nang dadambahin na ng leon, sumigaw ang matandang aso. Isang napakasarap na leon! Mayroon pa kayang iba rito? Nang marinig ng batang leon ang sigaw ng matandang aso, ay bigla itong tumigil at mabilis na nagtago sa puno. Marahil ay mabagsik ang matandang asong leon at marami nang napatay, bulong niya sa sarili. Ang ardilya naman na kanina pa pala nanonood sa malapit na punong kahoy ay alam ang pandarayang ginawa ng aso at nag-isip na gamitin ang kaniyang nalalaman para sa kanyang sariling proteksyon mula sa leon. Siguro naman ay makukuha ko ang loob ng leon! Nakangiting sabi nito sa sarili. Baka pinagtatawanan ka na ng asong iyon ngayon! Pangising tinura ng Antilia. Napuot ang leon dahil sa pagkakalinlang sa kanya at nagwika. Sumakay ka sa likod ko at na makita mo ang mangyayari sa maninilang na iyon. Natiktikan ng matandang aso ang pagdating ng leon na may nakasakay na ardilya sa likod. Sa halip na tumakbo, naupo siya at nagkunwari hindi pa niya sila nakikita. Nang malapit na ang dalawa at alam niyang siya'y maririnig, ang matandang aso ay nagsabi, "Nasaan ang ardilyang iyan? Inutusan ko siya isang oras na ang nakakaraan na dalhin sa akin ang isa pang leon." Biglang kinabahan ng leon at bumaling sa ardilya. "Akala ko ba'y kakampi kita? Kinilang mo lang pala ako at nais mo akong ipakain sa asong iyan." Akala ng leon ay talagang ang inutusan ng matandang aso ang ardilya upang siya ay dalhin sa harap nito. Lingid sa kanyang kaalaman, sa laki niya ay kaya niyang patayin at lapain ang matandang aso. Kumaripas ng takbo ang leon at ni hindi na nagawang lumingon. Ang ardilya ay naiwan. Hinarap siya ng matandang aso at galit na nagwika. "Akala mo siguro ay mapapatay mo ako sa pamamagitan ng leyong iyon. Matanda na ako at marami ng karanasan. Hindi niyo ako mapaglalanlangan." Nanginginig na humingi ng tawad ang ardilya. Nagustuhan mo ba ang kwento natin sa araw na ito? Muli, ako si Teacher Sally. At ako ay masaya na kayo ay makasama. Paalam!